back again sa my YouTube channel. For today's vlog ay ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po ako magtipid sa aming pagkain. Bilang isang IFW, hindi naman kalatihan yung pira na sinasahod namin dito. Kaya tipid tips, tipid for that. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Kevin Dyer. And don't forget to follow me in the TikTok account, Kevin Dyer. At ayan na po guys, kasi today is plan ko po is gusto kong uulamin is magsasabaw ako ng isda. So kahapon kasi medyo marami yung naprito ko na isda. Ayan, nandito po siya. Ayan, ayan, naprito ko po siya. Kasi ako din po talaga kapag nagsasabaw ako ng isda is piniprito ko muna siya. Oo, kahit anong klaseng isda, piniprito ko po siya. Iwan ko ba kung ako lang ba ng ganun, piniprito tapos sinasabaw? Kayo din ba ganyan din? Pero kasi, alam mo kasi pag piniprito siya, parang feeling ko na wala masyado yung lansa ng isda. Iwan ko lang, para sa akin lang ha. Pero kung nasa inyo, yung fresh naman talaga, hindi na dapat piniprito, nasa inyo na po iyon. Pero ito kasi guys, itong isda na ito is kahapon lang. And then, hindi namin naubos ng kasama ko kasi dalawa lang po kami dito. So, sasabawin natin siya, diba? Tipid na din yon. And then, share ko lang sa inyo guys, ha? In one month talaga, dalawa kami dito sa kwarto. So, kasama kami sa pagkain, sa ulam namin, ganon. Tag-iisa sa amin is 150 riyal lang po. Tag-iisa 150, sa amin dalawa is may 300 kami. Diba? Nakakasya na po sa totoo lang sa ibang tao, hindi po yung kasya yan dito sa 300. Oo. Pero ako kasi, matipid talaga ako. Kunwari, nagtitingin ako sa mga sale. Yung mga isda na sale, mga na yung mga discount. Kahit yung manok, totoo lang, ganun ako. Hindi ako bumibili ng, kunwari, yung manok na mga mahal, ganun. Gusto ko yung, kasi dito kasi sa Saudi, iwan ko lang sa ibang bansa din. Kasi sa Pilipinas, iwan ko lang kung meron na ba yung naka-slice na ganun. May mga 6 riyal, 8 riyal, mga ganun ba? So, ganun yung hinahanap ko. Tipid-tipid na din kasi medyo mahal na din talaga yung isda kasi maabot na yung price ng 26, 30, ganun yung price nila. Pero pag ano na talaga, pag may mga sale na mga, ay yung isda nakikita mo sa Facebook kasi nakalike ka sa kanila, so non-gora. Punta agad. Ganun po ang tekniko para makapagtipid ako. Kaya nagtataka siguro itong kasama ko paano ko tinitipid yung 300 riyal. Totoo lang guys, yes, ganun po talaga. Dapat tipid talaga tayo dito sa ibang bansa. Kasi sa amin din naman, kasi hindi naman kalaki yung sinasahod namin. Kaya tipid talaga guys. Kaya may mai ano tayo, mai sa tabi na fera. Ganun! Kaya ito naman ating lotoy ngayon. Kaya mag-i-slash na tayo ng ating mga Ricardo. So ayan po guys, is ugasan natin yung mga ingredients po natin. And then luya. Yung luya medyo makilangkata na kasi po, tignan niya para nang itlog ng matanda. Ayan, slice na po natin yung ganyan. Diba? Ayan, kasi tinlot. Ay, pwede ako. Talang natin yung slice na. Ayan. Yung mga ano natin guys, yung mga sangkap, ito po siya, na-slice na din natin. Ayan, yung lito natin siya na simple, may kamates, and then yung white onion, and then luya. Ito lang yung mga ingredients natin. Huwag nang hanapin kung wala, diva, kasi itong mga ingredients na to guys, yes, galing tulad sa tindahan namin. Ayan, kasi may expire lang din siya, o diva, tipid natin. Gawin guys is ilagay natin yung tubig. Yeah, alam niyo naman to, yeah. And then isusunod natin is ilagay natin yung white onion. Yeah. And then ilagay natin yung luya. Ayan, at saka hintayin na din natin lang siya na kumulo siya, tapos ilagay na din natin yung isda. Talaga guys, is paglagay ko ng onion at saka ganito yung luya, is nilagay ko na din sila ng ito,
black pepper. Nilalagyan ko lang din siya ng black pepper. Mas gusto ko yung maraming black pepper kasi medyo maanghang. Kasi kumulo na po siya, so ilagay na po natin yung isda. Ayan. Ayan. Lagyan natin yung isda. And then pakuluan po natin siya ng mga 5 minutes. Ayan. And then maglagyan na din po tayo ng asin. Depende na sa inyo kung gano'ng karami yung asin. Basta po mahilig ako sa may alat. And then lagyan din natin siya ng ajinomoto. Next natin ilagay is yung kasi kumulo na siya ng bongga. So isunod po natin yung tomato natin, guys. Ayan. Yung tomato. Disclaimer lang po. At yung asin at saka bitchin, depende na po yan sa inyo, ha. Kasi ako po talaga is marami po. Mas, ilan ko lang mas bet ko talaga na marami yung asin. Gusto ko yung medyo maalat. Ganoon. Ayan. O diva, yung ulam natin kahapon tapos ayan, ginawa natin sa... Ang gawin nyo, huwag kayong kunwari kung meron pa kayong mga tira-tira na pwede nyo pang i-recycle. Kung pwede nyo pang i-recycle is gawin nyo. Ganoon. At saka pwede pa siyang maulam sa isang beses. O diba? Ano pa bang ginagawa mo? So, ganoon talagang buhay. Dapat talaga tipid-tipid at marunong patumipid sa buhay. Diba? Kasi, sabi nga nila, maraming yumaman dahil sa... tipid-tipid sa buhay. Oh, korepot na. Ganun lang, di ba? Ayan, at hintayin din natin siya na kumulo. At saka, last natin ilagay is yung lettuce. At ayan po guys, kasi luto na yung ano natin, yung nilagay natin na tomato at saka kumulo din ng bonggang-bongga. The last one is ilagay na natin yung ating lettuce. So, ayan natin dito sa taas. Ayan. Diyan sa taas. O diba, ganyan din mo. Bonggang-bongga. O diba, walang takip. Wala talagang takip to guys. Sa totoo lang. O baka may nag-comment na naman dyan na maraming asin at saka yung bitchin. Nakikita mo ba yung lagyan natin? Maraming sangkap. So, mag-absorb yun. Hindi mo talaga medyo malasahan yung mga ganor. Diba? Ganor. Huwag kang ano dyan. YouTube ko to, video ko to, content ko to, okay? Ganon. Ayan, pabukal na yun. Ganyan. At saka okay na din ito. Tikman natin. Sarap siya guys. Masarap siya. Medyo maanghang. Kasi dinamihan ko siya ng ano kanina. Ayan po guys, ito na po yung ating pagkain. Ayan. So, kakain na po tayo. Gusto ko yung chicken, diba? O, diba nakakatipid ka talaga yung kahapon yung ulam tapos sinabaw mo ngayon. O, diba? Super tipid na. So, upo tayo dito. Same here, kumain ng... Ayan. Ang baba ng ano ko. Upuan ko. So, ayan. Agad yung rice. Hindi po talaga ako masyado nag-rice. Kasi konti lang yung nire-rice ko pag... ano, paggabi. Hindi ba? Ayaw! Kaya po tayo. O diba, taga dito lang para talagang pangmukbang. Ayan, lagyan natin yung ano natin. Oh, shit, sure. Lagyan ito. O diba, pangmukbang talaga siya guys, na style. Guys, pag may mga ulam pa kayo na tira-tira ninyo, gawin nyo ng paraan, huwag nyo itapon kasi sayang siya. Pwede nyo pa makain yun, diba? Pero depende din kasi yan sa ano nyo, kasama nyo sa kunwari kung ano talaga kayo sa kwarto ninyo na ganun, magtipid-tipid kayo. Okay yan, pero may mga tao din kasi na dapat talaga yung gusto nilang ulamin is bago, mga ganun. Wala din. Pero sa amin kasi dito, nagtitipid kami. So, ayan. Lagyan mo lang ng tubig, lagyan mo lang ng tomato, nilagyan mo lang onion, lagyan lang mga pampasarap. O, bongga na. Okay guys, mahilig po ako sa mga panghirap na pagkain. Kaya mga
shout out dyan sa mga OFW na mga rich kids. Hindi ba? Ang dami talagang paraan guys kapag may mga ulam kayo natira-tira sa totoo lang. Alam niyo ba yung mga gulay? Kunwari, kung nagugulay kami, ginagawa ko yung uko eh. Nilagyan ko siya ng harina, tapos mga sangkap, di ba? Diyan lang po nagtatapos ang video natin guys. Before na magbabayo ka sa inyo is disclaimer lang po is hindi ko naman po nila lahat talaga ng OFW na tumitipid talaga ng pagkain kasi may iba naman talaga na gusto niya talaga yung bago ng pagkain, bago na unang, diba? So ako kasi is dahil po din sa medyo maliit na po talagang sinasahod ko dito sa Saudi, hindi naman kalakihan, so kailangan po talaga namin magtipid sa pagkain namin, sa mga pinagbibili namin. Nasa inyo din naman yan kung gusto niyo magbili-bili ng mga ano, ganyan, gusto niyo magwalas ng pera niyo, nasa inyo na po yan. Pero kung gusto mo talagang may ipon ka at may mga isatabi ka ng pera, so magtipid ka talaga sa buhay, diba? Yan, and then kung may mga ganyan kayo, katulad sa akin, kung may mga ulam kayo, pwede pa siyang makain, gawin niyo lang paraan. Yan lang po talagang sinasabi ko. Kasi ako po talaga is ganyan po ang ginagawa ko. Kung may mga ulam kami na hindi pa na ba siya, pwede pa siyang kainin, ginagawan ko po siya ng paraan. So yeah. Yan lang po guys. At sana at may nakukuha po kayo ng mga konting kaalaman ng chart. Ayan. And then, bago po ako magbabayi is don't forget to subscribe to my YouTube channel, Kevin Dayo. And then may TikTok account din po ako, Kevin Dayo. Ayan po guys. Hanggang sa ulit and see you in the next vlog. Bye-bye!